Ako po ay si Ricardo Luyas. Nakatira po ako sa barangay man sa Gumayon, Santa Catalina, Negros Oriental po. Alex Mayagma. At yung ano, yung rider ng motor si Giovanni Katubay. At yung spotter nila si Anthony Cadosale. Balik-balik ito pangalan ni Mayagma at saka Katubay. Maraming krimen itong ginawa. Sige, go ahead. At saka pagbaba ni ano, pagbaba ni Alex Mayagma, pinuntahan niya ako na nakahiga sa may bangko namin. Tapos binaril niya ako. Mabuti lang na hindi pumutok yung baril niya. Tapos nakatakbo ako sa aming likuran. So yung dalawa niya yon, kilala yon na kaninong tao yon sila, yung dalawa? Ka Arnie Teves po at saka Henry Teves po. Dahil yung isa, yung Giovanni Katubay, yan ang rider ng motor. Yung namatay si Giovanni Katubay, sinabi ni Arnie, tauhan daw niya. Ah, namatay na pala si Katubay, ano? Oo. Pero kilala ko po, dahil malapit yung ano, barangay namin, si Giovanni Katubay, nandoon din sa Kaigangan, barangay Kaigangan. Ano nga kinamatay ni Katubay? Binaril po. Binaril din? Opo. Sino kayo nagbaril noon? Ako po ay si McKinley Cacas. Anak po ako ni Francisco Cacas, na isa sa title holder sa Clua na binigay ng DAR doon sa Santa Karonsi, Santa Catalina, Negros Oriental. 1996, naisyuhan po ang erpat ko ng title, Clua title in the name of my father. Yung may install na dapat sana sa 2008, there was ang aming DAR attorney, counsel, pinatay po si Attorney Eliasar Kasipong. Ay, hindi ko po malaman kung sino yung pumatay na yon and during that installation. Attorney Kasipong, kasama ba dyan? Isa DG? Kasama sa hinawakan nyo? Attorney Kasipong. Unsang tuiga gipatay si Kasipong? What year? Mga ganun din siguro yun, Mr. Chair. Mga 2008 din siguro yun. You follow up this case, Attorney Kasipong? Attorney Eliasar Kasipong was murdered because he defended the cause of the carp farmer beneficiaries who wanted to be installed into their awarded land in Caranoche property, Bayawan City. This property was registered in the name of the Kalumpangs, but was sold to Herminio Teves. Herminio failed to transfer the title, so when Land Bank valuated the said property under CARP, it was valued in the name of the Kalumpangs. Attorney Kasipong was the counsel for the CARP farmer beneficiaries. Attorney Enting de la Plaza was for the Teveses. During the installation conference at DAR Provincial Office, Attorney Kasipong and de la Plaza had an argument. After the said conference, Attorney Kasipong was approached by Arnie Teves. Arnie asked him to defer the installation. Arnie offered to pay Attorney Kasipong, but the latter refused. Arnie then threatened Attorney Kasipong. Eventually, Attorney Kasipong was shot dead. Among the alleged assassins was one named Fermin Pahuelas, a Dumaguete City employee assigned in garbage collection. FYI, but keep my name confidential, please. I have a family to protect. Thank you, Mr. Chair. Ako pala si Rodora de Hasuna. Unubo kasi ako. Asawa po ako ni Antonio Tarbos, yung businessman po sa Dumaguete. 5:30, you need to be in the store because I need to meet Arnie Teves in Angtay for the meeting. So nagpunta sila doon. Pero pagpunta ko ng store, ang daming tao, tauhan po ni Teves sa labas ng store. Bakit na wala na pala sa iyo yung negosyo niya? Mr. Chair, anong 2020 po, pinatawag po nila yung asawa ko doon sa Angtay. Tapos? So, kasama yung brother-in-law ko. Yung brother-in-law ko is the sino one nagpatawag? Si Arnie po. Na, dinala yung asawa ko sa Busi, sa labas.
yung may mga tanim doon. O, sabi niya, tinatay daw yung kamay niya at saka sinaktan siya ni Clark Teves. Sinabi na, lumaban ka daw. Sabi ni ang asawa ko, no, bro. Who is Clark Teves? Yung anak po ni Arnie Teves po. Yan ba yung namugbog ng gwardiya doon sa subdivision? Yun po. O, sinabi ng asawa ko. Binugbog yung asawa mo ni Clark Teves? Binugbog niya po. Binugbog, nilagyan po niya, tinutukan po niya, nilagyan po niya ng baril dito po. Sabi niya, lumaban ka. Saan yung husband mo? So, yung umuwi po kami, Mr. Chair, noong 2020 for the death threat po. Umuwi sa? Umuwi po kaming Lebanon. At tagal Lebanon kayo? Lebanon po, asawa ko. Ikaw, Lebanese ka rin? Hindi, Pilipina po ako. Mukhang Lebanese ka rin eh. Kala ko, Lebanese ka rin. So, ang husband mo nandun na sa Lebanon? Opo, kasi nga... Ikaw naiwan ka dito? Nandito na ako galing. Ha? Doon po ako sa Lebanon galing. Doon ka nang galing ngayon? Umuwi ka lang? Nandito ako noong February lang, 15. Noong pagdating ni Arnie, bumalik siya doon sa inupuan ng kapatid niya, noon pa dumating si Teves, si Arnie. Sinabi na, I will give you 5 days or maximum 8 days to meet. Kailangan November 8, you need to give me the 5 million pesos or papatayin daw nila yung asawa ko. Next, Mr. Nelson Pabaliti Jr. Sir, Mr. Senator, ganito yun. Pinatay yung kapatid ko dahil din sa lupa. Dito kami yung taon na 2008. Tapos na-install siya yung 2011. Sino nagpatay? Si dalawa yung Mr. Senator, tao rin ni Teves yun eh. Sino? Sino mga tao ni Teves si yun? Si Giovanni at saka si Bubong Tanasan. Dimani? Giovanni Katubay at saka si Giovanni Katubay, yung namatay na. Tapos ang gusto ni Romeo Patrimonio, kunin yung trabaho namin. Kasi yun ang utos ni Teves sa kanila. Ang sabi niya sa amin, papatayin daw niya ang kaming lahat kung hindi namin ibigay ang lupa. Tapos patayin kayong lahat? Opo. Sino nagsabi? Si Romeo Patrimonio. Romeo Patrimonio? Opo, Mr. Senator. At yung pagsabi niya yung mga 3 araw, ning pinatay yung kapatid ko. Pagkatapos yung pinatay yung kapatid ko, December 2, 2021. Pagkatapos yung pinatay, mga 3 araw, siguro 2 araw na nakaburol. Sinabi pa niya sa amin nga, gusto niyong ubusin yung kayong lahat, butasin yung ulo niyo. Sino ang nagsabi? Si Gima Patrimonio. Pagdaan ang pamangkin ko, ang sabi naman niya, gusto mong isunod ka, isunod kita. Ubusin niyo kayo ang butas niyong ulo niyo. Pag hindi kayo umalis dyan, galit na daw si Arnie Teves. Kaya... Nasaan yung dalawang mag-asawa niya ngayon? Nagkikita ko pa? Kapitbahay lang namin. Hanggang ngayon? Opo. Oh, hindi pala at large. Nandun daw. Kapitbahay nila. Ipaloob nyo. Ha? Hindi at large. Nakikita mo hanggang ngayon, nandun yung dalawa? Yes, sir. So may warrant na ba ito? Wala pa? Paloob nyo kung may warrant. Kung meron... Based on the remarks, the case was dismissed due to insufficient of evidence. Dismiss? Yes, sir. Na-dismiss pa lang kaso. Ano yun, sir? Pag yung nakaburol yung kapatid ko, may pumunta sa amin na pulis. Tapos investigar nila ng ano. Ayaw namin kasi bahala na walang pulis. Kasi ning pulis dun hindi naman maasahan eh. Sino nagbaril? Ang sabi ng kapitbahay namin, nakita niya nga diyan sila umiinom. Tapos pag pinatay na yung napatay na yung kapatid ko, hindi na sila nagpakita hanggang ngayon. Ano ang pangalan?
Giovanni Katubay at saka si Giovanni Katubay at saka si ano? Bubong Tanasan. Bubong Tanagan. Opo, sir. Pabalik-balik lang yung mga pangalan na yan. Napakatibay niyang mga tao niyan. Hindi na huli ng pulis ng Negros. Sir, ilang buwan niya kami hindi nakauwi sa bahay. Palipat-lipat kami. Kaya sabi na ubusin daw kami. Pinuntahan, nagpatulong kami sa ano eh. Sa pinuntahan yung si ano, si yung Sindri Teves, yung mayor. Kaya takot ang magulang ko. Nagpatulong siya sa ano, yung sa simbahan nila na papunta sa ano sa kanilang bahay. Wala siya doon. Ang umarap lang yung Vice Mayor na si Vice Mayor Junjun Carion. Nasabihan lang doon niya si Mayor. Hindi niya kami nakakapagsimba eh. Dahil sinusundan kami pag araw nang sumisimba kami. Pero ngayon, okay na kayo? Hindi na kayo kwandon, wala nang sumusunod sa inyo. Okay na. Hindi lang namin masiguro, sir. Marami kami ng tao eh. Minsan ngayon, itong ilang araw na, nag-aaway naman yung kapatid ko. Kaya pinuputol naman ang kahoy namin, palisin kami. Nakabayan na kami ng ano eh, ng partial payment yung ano, yung land bank. Naka-advance na remittance na kami. Sige. Napa? Wala na. Okay na? Wala na, sir. Wala na. Ang problema na lang, sir, pag-uwi namin. Pwede. Kung buhay pa ba secure kami. Secure mo na hindi mo ma-discuss itong mga taon na ito. Uy, kahiya ito. Sinit hearing, pag-uwi, pinatay. Baka sabihin nila, yung chairman, nagpabaya lang. Hindi lang sinabihan yung provincial director doon na bantayan itong mga taon na ito. We would like to listen to Miguela Margasinto. Manang, pagka alas 6:30, nahaday ang kanang saning gaakuan ni Arnie, kanang sinugo ba? Sinugo niya nga ipapatiid mi dia sa amo ang parke, kaya diha man mi gaakuan sa among bilin. 6:30 ng gabi? Oo, igod yun ni kilom-kilom. Ano po, yung papasok yung dilim, may dumating? Pagka kilom-kilom, niingon na nga kung ba na nga, gang, magkuha na ta dito sa lamisa, magbutang na ta sa itong litson. Sinabi nung asawa mo na mag-prepare na kayo at kay pupunta sa mesa para maghapunan. Oo. Daso, niingon na, iningon ko nga, sige, kaya tuon sana ako sa bilin, kaya na ako'y kuhaon. Nagkuhakos kong bag. Sinabi mo sa asawa mo na maya-maya na at ikaw ay may kukunin, lumabas ka saglit, tapos kinuha mo yung bag mo. Oo. Pagbalik na ako rin, birahan man siya, gipusil man siya. Pagbalik mo, oo, gipusil naman gud siya. Binaril na yung asawa mo. Oo. Nangayon kong tabang sa mga pulis sa kuan, pagkatumba niya, iguro siya nakaana sa bangko, di singgit ko nga, tawag na yung police station nga, tabangi mi. Humingi ka ng tulong sa mga police sa istasyon. Oo, humingi ko tulong sa mga police, sa Santa Catalina. Sa Santa Catalina. Oo. Karon kay, gitubag raman ko nga, ga-immersion sila, hantud nag Ala City, wala dyan ko gidool. Sinagot ka ng mga police na may immersion sila, kaya hanggang alas 7 ng gabi, walang dumating na responde. Oo. Pagkuan ako, kay nakuha na medyo na akong bana, gikarga na lang ako sa motor, kay naman may motor, gidala sa bayawan. Hanggang alas 7, nung walang dumating na responde, kinarga nyo yung bangkay ng asawa mo sa motor, papuntang bayawan. Oo, gidala na mo sa tambalan. Pagdala na sa mo sa tambalan, dito na sa ospital, ning apas ang pulis. Sa ospital, dumating na yung pulis. Oo, ning apas na siya dito. Pag-apas dito ni Ongko, sir, nga nung karon pa man mo maapas, nga inaani ang sitwasyon sa kumbana, wala gyud mo katabang. Nangairagan ikong tulong nga parang makanaisakyanan, wala jud. Tinanong mo yung pulis, bakit ngayon lang sila dumating, at ang sayo naman ay humingi ka lang ng tulong sa nangyari sa inyo, bakit ngayon lang sila nakarating?
Muna siya nga niingon ko nga ang pulis dili gyud katabang og naagyoy amo pod. So sinabi mo sa sari, sa sinabi mo na wala kang masahan sa pulis pag mayroong amo o may kay si Henry Teves kontra man kay naman mi ka gobernador. Kasi si Henry Teves ay kalaban. Oo. Kasi kayo ay na kay Governor Degamo. Oh, tao man jud mi ni gobernador. Okay, John. Napailag kaso yung napaila ng kaso yung suspect. Ay sagot sa pulis, siya lang maggama ng kaso kay panawagan ra ko niya. Update. Panawagan ano pangalan ng pangalan? Wala hanto drone. Barangay Captain Leonardo Magarsinyo. Leonardo Magarsinyo. Magarsinyo. Munang luwi kayo. Okay. Masa nagway labing maayo, ani? Ang sol, ang according to the police, case was solved. Namatay daw itong, namatay daw yung suspect. Anong pangalan ng suspect? Leonardo Magarsinyo. Loreto. Ang ipatay. Ang suspect, suspect. He was identified as Loreto Pacanya, sir. Loreto Pacanya. Kailan ka na Loreto Pacanya? Kailan ka? Loreto Pacanya. Wala ko kailan na, sir. Kailan. Sumao doon na nagpatay si Umbana o namatay na po. Ang problema natin ngayon, inimbitahan natin yung DNR ng Negros Oriental, hindi dumating. Wala makasagot dyan sa mga tanong ninyo about DNR. Hurot yun ilang tubo, sir. Ambot, ang kuan ko na sila kabubong, mga 200 kapin. Kunya, ang ilang mga saging, gipang hagbans, kanang balay nilang ipampuyan, gipang tikwang ni Daniel Carvalho. Kunya, sino yan si Daniel Carvalho? Apo ni Boy Carvalho. Sino yan si Boy Carvalho? Kuan man, bata man ang Tuning Carvalho po. Bata ni Tuning Carvalho? Oo. Sino si Tuning Carvalho? Tuning. Kana si Boy, munay anak ni Tuning. Okay. O, dahil ka nang si Daniel mo na yung apo. Muna yung naghari-hari rin diha, sir. Kay, kanang muangat sila, naman sila yung mga blue guard. Kisa may gisaligan niya? Arnie. Arnie. Arnie Teves. Muna naghari-hari siya? Oo. Daghan kay pusil dala, kanang muangat sila, magsakyanan. Pwede naghanan pusil. Pwede. Yung immediate action mo dyan, ha? Sandali nang. Action mo dyan is try to resolve this problem at the local level, kausapin mo yung DNR, ayusin nila. Kasi land dispute, patayan talaga yan. Pag hindi yan masettle, tuloy-tuloy ang problema nyo dyan. Sasakyan pa yan ng NPA. Yung mga issue ng land dispute, may NPA dyan na sasakay. Hanggang sa sila na mismo magpapatay ng mga victims dyan at i-charge na naman sa gobyerno. Palaging ginagawa, maraming ginagawa yung gano'n ng NPA sa Mindanao. May gano'n yan, sasali sila sa land dispute. So, para hindi lalaki yung problema, i-address mo kagad dito. Tawagan mo yung DNR, saka DAR. Dapat tulungan tayo dito para mahinto na ito. Sige, more na itong ipabuhat sa provincial director, ha? Okay, ako na mangong giatuan dyan ang DNR, sir. Ako mang yung gihangyo. Katungada na ilang ipang buhat ron niya. Like, karoon lagi. Ngayon, totoo, yung PD na mismo ang pupunta doon dahil this is concerning public order. Ako po si Divina Halober, asawa po ako ni Rogina Halober po na kinasuhan po nila ng frustrated murder po. Ang asawa ko po. Sino nagkaso? Si Roy Batadlan po. Bin Kianti Kaimi. Tsaka si Edi Mendoza po. Dahil po sa motor. Kasi po, yung motor po namin dati, nakakuha po kami ng motor sa UDC company. Apat lang po na buwan na bayaran namin. Tapos din na po namin nabayaran, sinauli po namin doon sa company. Tapos po, may aksidente pong nangyari doon sa Kalumbuyan. Na ito daw si Mendoza, at saka si Batadlan, at saka si Kaimi, binaril daw po ng asawa ko, at saka yung kasama si Jerry. Kasi po, may ebidensya daw sila po kasi naiwan daw ang motor doon at saka yung ristro. Kaya humingi po ako ng tulong kung paano po ito. Kasi po, hindi na po na kami nakatira ngayon sa aming bahay. Lumayas na din po kami dahil sa takot. Bakit ka lumayas na wala ka mang warag? Yung asawa mo lang naman Kasi warag. Po, yung tauhan po nila ni Henry Teves po at saka ni Arnie,
na ito si Tata Mendoza at saka si Batadlan. Ito si Batadlan daw, niaul na po yung pagka-army eh. Yung bahay po namin doon, kapitbahay po namin si Lijen ngay ligtaw na. Yung bahay po namin, ang CCTV nandoon na po sa gitna namin nakaharap. Kaya takot na po kami kasi kapag may tao po doon mapupunta sa aming bahay, mga pamangkin ko, sinisita po talaga kung kanano daw namin. Kaya lumayas po talaga kami doon sa bahay na namin. Dahil po sa takot. Bakit sila interesado sa inyo? Kasi sa buhay po, leader po kami ni Governor Roel Degamo sa kumpanya, sa pag-selection. Yes, at saka yung asawa ko po, presidente doon po sa aming sitio, at saka kung sino po ang humingi ng tulong, siya po talaga nilapitan ng mga tao. At saka ilang beses din po kami na pinuntahan po doon sa bahay namin na bumaliktad po kami. Dahil daw po si Henry, Governor Henry Teves po, panalo na daw sa eleksyon. At saka kung di daw manalo si Gov. Roel Degamo, tuloy-tuloy daw ang sahod namin. Meron pa pala isa, Amparita Ihan. Saan ito? Yung mayroong mga tauhan po, sinabi nila si Duming Katubig po o si Bikmaro Amar at saka si Raul Mercado po nagpunta sa amin. Yung mga tibis po yun, mayroon daw ko no nabili ng lupa dyan sa amin. Tabihin ko, sabi ko, hindi ka ako naka... Wala akong alam dyan kasi sa amin yung dyan na inupahan ko ng... Inupahan ng Dubulil. Tapos yung katabi ko, yung Anastasio Dumasig po, yung nakakaalam ko talagang yun ang katabi namin. Sabi ko sa kanila, yung nakaluna na... So, nung... diretsuhin natin. Ano kayo ng problema? Ang problema ko po, linagyan talaga nila ng bakod po. Sino naglagay ng bakod? Yung mga tauhan ni Arnie Teves po ay karon ay na mayroon na tinayo nila na bahay ng kalapati po, yung ibon po. Sino yung Giovanni Katubay? Yung hitman nila po. Hitman ni? Arnie Teves po. Giovanni Katubay? Oo. Hindi mo na patay, yan yung patay na? Patay na po. Patay na, huwag na umiyak. Patay na pala yun.